Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahan, Lord, kami iyong nilikha. At sa iyong pagtangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkatatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya sa tutungong maipagtapakuli mo. Sa pamagitan niya kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, nang sugong darating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang maawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng puol na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tagumpay ng nagliligtas.
at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng isang katauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagabi ng kadiliman. Sinubo ng Diyos ang isang tao na nagdangalang Juan, na parito siya upang mapagtuo tungkol sa ilaw, at nanalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pag-ianak nila ay buhay sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Bahagi po na pagdiriwang natin ngayon sa dakilang kapistahan na ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo ay nagpadala po ng sulat pastoral ng ating kagalang-galang na obispo para ipahayag sa labanggit na pagdiriwang. Kaya ito rin po ang magiging homilya natin at ang maging bahagi ng ating pagnilay ngayon, araw ng Kapaskuhan. Minamahal ko mga kapwa-anak ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pagsilang ng Diyos na naging tao. Ang Diyos na naging tao upang tayong mga tao ay makibahagi sa kaluwalhatian, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at buhay na walang hanggan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo'y nagsasaya. Pero hindi lahat ay masaya. May mga kababayan tayo ngayon na nalulungkot dahil nawala ang mga sa buhay. Siya ay pinatay dahil sangkot sa droga. Hindi lamang sila. Ayon sa survey ngayong Disyembre, 8 sa kada 10 Pilipino ay natatakot na baka siya o kakilala niya ay mamatay sa extrajudicial killing. Bagay ang loob ng bahay hindi naligtas. Papasukin ito ng taong huwag na nais pumatay. Hindi ka na rin nakatitiyak na ito may pagtatanggol ng may kapangyarihan. Sabagat sila mismo ay kasama rin sa mga pumapatay. Bukod sa rito, umuusad na rin sa Kongreso ang panukala na ibalik ang parusang kamatayan para sa mga mabibigat na krimen. Nakalulungkot
ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sa halip na ituring ang kamatayan ng kababayan bilang isang mabigat na suliranin, ang pagpatay sa kapwa Pilipino ay itinuturing na ngayon bilang solusyon. Paano magiging masaya at mapayapa ang ating kalooban ngayong Pasko at sa darating pang mga araw kung ang mga hinihalal natin na namumuno sa bansa at ang mga may kapangyarihan ang nagsusulong ng pagpatay. Yan ba ang dahilan kung bakit natin sila inihalal? Ang panawagan natin sa kanila, totoo na dapat sukuin ang problema sa droga at sa mga mabibigat na krimen. Subalit, mali ang pagpatay sa kanila bilang solusyon. May iba pang makataong paraan upang sila ay maparusahan at tulungan magbagong buhay. Ipinaabot natin sa ating Pangulo sa mga kinatawan sa Senado at Kongreso na tutol tayo sa extrajudicial killing at ang pagbabalik ng death penalty. Ano ang ating magagawa? Madali ang magprotesta at magsalita. Karamihan, naghihintay tayo na may grupo na gagawa ng solusyon para sa atin. Huwag na tayong maghintay pa at sa halip ay kumilos na. Muna, magsimula sa sarili. Kung ikaw ay gumagamit o nagtutulak ng droga, itigil mo na. Tumulong ang mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga kabarangay. Kung ang kasama mo sa bahay ay gumagamit o natutulak, tulungan mo na tumigil na. Kung hindi, ang lalapit sa kanya ay mga may dala ng baril at may mali silang paraan upang matigil ang problema. Ayon sa nakabilang ko sa Provincial Jail sa Santa Cruz, Laguna, tatlo ang dahilan kung bakit sila nakukulong. Kahirapan, kalungkutan dala ng mabigat na problema at kawalan ng impormasyon. Ang sunuranin ito ay pwedeng pagtulong-tulungan sa loob ng tahanan ng mga magkamag-anak, ng magkakapitbahay, ng barangay, at ng lokal na pamahalaan. Nagsisimula ang suliranin kung nararamdaman ng isang tao na siya ay nag-iisa. Walang dumadamay, walang nagmamahal, at walang tumutulong. Bakit ba natin hinihintayin na ang mga kaanak o kabarangay natin ay madalas sa bilangguan o sa rehabilitation center o mabarin? Ang kailangan ay pagkalinga, pakikisangkot, at pakikialam. Ang ating simbahan ay nag-iisip din ng mga paraan upang matulungan ang mga kapatid natin na sa ganitong kalagayan. Ang paraan ng simbahan ay may kaugnayan sa kanilang pang-espiritual na kagalingan. May isang 7 taong gulang na bata na nasa bahay ampunan. Ang kanyang ina ay kamamatay lamang noong nakaraang taon.
Ang kanyang ama naman ay nasa bilangguan. Ang sabi niya, ang kanyang mga magulang ay napakalupit. Sinasaktan siya ng kanyang ama, lalo kung ito ay nakainom. Pero sa kanila ng lahat, ito ang sabi niya, mahal ko pa rin ang aking ama. Base Santos Get Ang Life Lesson, Philippine Daily Inquirer, December 20, 2016. Sa araw ng Pasko at sa susunod pang mga araw, sa kabila ng mga karahasan at kalungkutan sa palibot natin, nananatili na ang Diyos ay kapiling natin. Huwag tayo magpadala sa pagkamakasarili, sama ng loob, paghihiganti, at kawalan ng pag-asa. Totoo na hindi madali ang kinakaharap nating suliranin. Pero yan ang dahilan kung bakit ng Diyos ay naging tao. Upang samahan tayo sa pagkalugmok, sa kasalanan, at kasamaan, at alalayan tayo na bumangon, magmahal, at kumalinga katulad ng pagmamahal ng Diyos. Nagsimula yon sa sanggol ng isang pamilya, ang pamilya ni Jose, Maria, at Jesus. Simulan din natin ang pagsupo ng sa kasamaan at trimen sa ating sariling pamilya. Ipagdasal din natin ang mga pamilya na may mabibigat na siniranin. Tulungan natin sila ayon sa ating makakaya. Yan ang diwa ng Pasko. Pagkalinga, pagmamalasakit, at pagpapatawaran. Katulad ng ginawa ng Diyos sa atin. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng aming katulad. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birmen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, hinipin. Nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, ang may itong araw na buhay na mag-ibig. Umakyat sa langit, narukulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin dito, tulukaw sa nangabubuhay at nangamatay ang tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, ilapit natin sa Ama ang ating mga kahilingan. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon,
pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa pagsilang ng iyong bugtong na anak, hatid ng mga anghel sa mga pastol ang mabuting balita. Basbasan mo ang iyong sampayanan ng iyong aliw at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ang mga mag-anak naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at maayos na pagsasamahan sa Paskong ito, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Gabayan mo ang mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan na magpakumbaba at maging responsableng tagapag-alaga ng isang bayan, ang iyong bayan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa mga hindi pa nakakakilala at nananalig sa iyo, umalingaw-ngaw nawa ang iyong mabuting balita sa buong daigdig na dulot at ay mapangaliw na salita ng pag-asa at pangakong kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga taong nananatili sa kadiliman, ang mga nabubulagan dahil sa inggit, galit, pagkagumol sa kapangyarihan at kayamanan, magliwanag nawa ang iyong ilaw at akayin sila sa tamang landas, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, tinggi mo ang aming mga panalangin. Gawin mo panahon ng pagpapasalamat at pagbabahaginan ng pagdiriwang ng Pasko. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo. Amin, Panginoon. Amen.
Manalang kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaligtaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa sambuong sambayanan niyang banal. Ama naming Dumika, ang paghahain ito ngayong dakilang kabistahan ng Pasko ng Pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugtan, inangganap na pagsamba at tubusang pakipagkasundo namin sa iyo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itinaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong dina na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming namamanaagan. Ang anak mong dina iba sa iyo ay siyang iisang salita. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Dahil ikaw hilingin sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiyawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Dahil hindi naman matapos ang akunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang ipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Nagligtas dahil hindi ng kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagkabalik yung pinanabikan, kaya bilang pasasalamat na yung amin inialay sa iyo, ang buhay at banal na pagkahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay makipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niya ang handog na habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kay isa ng ina ng Diyos ang mahamabiring Maria ni San Jose na kanyang esposo. Na mga apostol, mga martir, ni San Martin at na kay isa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagipagkasundo sa iyo ay magbunga ng kapayapaan, kaligtasan para sa buong daigdig. Pantagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama na yung lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Benaventura, ang tanang